So dito na side, nakalagay yung aking mga pony. Ayan, yung balon ko kunti na lang. Yung aking repack na pony, ayan, nakadisplay na siya yung black. So ayan guys, natapos ko nang ma-repack yung yes. Ayan, 5 pesos po yung isa. Tapos baking, 5 pesos. Guys, hello mga kanegosyo. Magandang hapon po sa inyong lahat. Welcome to Rose and Dave Channel. Ako si Ate Rose, ninyo ang tendera ng bayan. Okay, so kung bago ka pa lang sa aming channel, huwag kalimutang mag-subscribe at hit ang notification bell para updated ka lagi pag meron kaming bagong mga videos. Okay, so bago tayo mag-start, ay isa-shoutout ko muna yung aming mga organic viewers, meaning mga organic viewers na nanonood, nagko-comment, pero wala silang mga channel, nandyan palagi, nagko-comments at nanonood ng mga video namin ni Kuya Dave Nin. Shout out kay Ma'am Marie Kabamungan. Thank you so much po, Ma'am Marie. Nandyan din si Ma'am Runa Takan. Ayan, shout out sa'yo. Si Ma'am Josella Serbo, shout out din, Ma'am, sa'yo. And kay Mimi. Ayan, Mimi Dubas. Ayan, shout out sa'yo, Mimi Dubas. And kay Ma'am Shell G. Igasan na nasa Jensan. Ayan, shout out po sa inyo. So for today's vlogs, guys, time check is 2:30 na ng hapon. Grabe, tahimik ang paligid, mingaw kayo, walay halin. Walay halin, siguro nangatulog ang mga tao, tulog ang mga customer, guys. Kaya walang benta. So ang ginagawa na lang ni Ate Rose ninyo ay nag-repack ako, ano, dito sa harapan ko. Na-repack ko na to, pero di ko na lang pinakita sa inyo kasi nga, di ba, matagalan tayo. And ito lang ginagawa ko, guys, pag walang tao. Ayan, nag-repack ako ng mga pony. Ayan, itong pony na black ay napaka mabenta talaga sa tindahan namin kasi black yung hinahanap nila. Tapos ang ginamit kong plastic pala ay ito yung nilalagyan ng mga glue, yung dalawang glue. Dalawa ang laman, ayan, na-vlog ko na ito before, di ko tinapon para magamit ko, ayan, nakasave ako sa plastic. Tapos, meron din ako ditong colorful na iba't, ayan, iba't ibang ano niya, parang iba't ibang design, ayan, colorful. Kumuha din ako ng ganito, kasi yung ibang mga kabataan gusto nila ng colorful, pero yung mga dalaga, mga nanay, gusto nila ng ganito, plain black lang talaga. So, marami na akong na-repack, ayan, ayan, na-repack ko na siya, tapos, nagte-10 pala guys ang benta ko nito, pero ang bili ko ay isang pack siya, tapos niripack ko na lang ng ganito. Ayan, maganda na tingnan. So i-clip ko ito ngayon. So yan, ganito siya guys yung ginagawa ko. Yan, kapakita ko na lang pala sa inyo, sabi ko balik na lang tayo mamaya, pero ipapakita ko na lang sa inyo, simple lang naman itong gawain. Ano lang siya, simpleng gawain, pero medyo kikita tayo nito kasi nga malaki yung tutubuin natin pag mga ganito, di ba? Ayan, ang kailangan lang ay masipag tayong mag-repack. Kahit papaano, kikita tayo nito, guys. Ayan, tapos display doon para makita ng mga customer. Ito talagang aking mga pony ay di talaga siya mabitin. Mabenta kahit na walang pasok, mabenta pa rin siya. Kaya masipag akong bumili ng mga ganito. Iwan ko ba, siguro mawala yung mga ganito nila kaya bili sila ng bili. Ayan, tapos na. Ayan, di ba, maganda na siya tingnan. Ayan. Okay, next na naman ay ang kulay black. Tingnan nyo yung nakalagay, super glue. A white glow pala, ayan, white glow, pero yung laman niya is pony black, diba? Discarte lang, sayang kasi itapon. Ayan, marami kasi ako mga ganito, kasi ito ay lagayan nga ng glue. Yung glue sa wholesaler na nabili ko, dalawang piraso guys ang nakalagay, pero ano lang siya, 10. Dalawang piraso, 10 na siya, so 5 ang isa. 5 ang isa. So, depende na lang sa atin kung magkano yung benta. Pwede siya 10. Ayan, pwede na siya 10. Kasi hindi naman masyadong saleable. So, matagal naman maubos. Pwede siya benta natin ng 10. Ayan, tapos na yung aking black.
Okay, dito tayo na side guys sa aking mga chichiria. Ayan, puno pa yung aking mga chichiria. So dito na side, nakalagay yung aking mga pony. Ayan, yung balon ko kunti na lang. Yung aking repack na pony, ayan, nakadisplay na siya. Yung black, tapos sa isang haba na pony, ayan, nabawasan na siya. So yan, kasi black ang mabenta, kaya dinamihan ko na lang yung black. Pag maubusan ako ng ganito guys, white glue na lalagyan yung niripakan ko. Itong ginagamit ko na plastic ay itong 4x5, ayan, 4x5 solid gold. Medyo makapal siya, so maganda siya ripakan ng mga kahit anong gusto nating iripak. Ayan, tapos dito nakalagay yung aking mask na iba't ibang kulay, yung KF94 ba ito? Ayan, yung order ko sa Shopee, so nabenta na yung iba. Tapos meron ako ditong spray bottle na kulay white. Yan, meron din ako ditong lastiko na niripak ni Kuya Dave, rubber band. So dito siya nakalagay, banda sa aking glass na mahaba. Tapos dito na side sa aking Selecta ice cream. Ayan, ganyan siya pag nakadisplay dito na side. Nagre-repack ako ngayon ng Yes. Ayan, kasi yung aming Yes ay wala ng laman. Ayan, 5 pesos po yung benta ko. Tapos baking powder, 5 pesos din, pero wala na siyang laman. So, kung naubos ko nang mairipak yung ganito kalaki, 1-4 na, ano, yes, naubos ko na siyang mairipak. Ayan, ito na lahat yung mga nagawa ko. Mabusisi po itong gawin, guys. Pero, nagre-repack talaga kami ni Kuya Dave. Kasi, pag magre-repack, malaki yung kikitain. Almost kalahati po ng puhunan. Tapos, ngayon, pagkatapos nito, ang iripak ko naman ay itong baking powder. Mura lang yung baking powder, guys. O, 15. Tapos, ang yes ay 50 lang ang 1-4. Ayan. So, gusto nyong bumili ng mga ganito lang karami. 1-4 lang. So, ang baking is 15, tapos ang yes is 50. Minsan, may maghahanap kasi ng mga nakaripak-ripak lang dahil kunti lang din yung mga niluluto nila. Meron naman akong baking powder doon na yung brand is Calumet. Ayan, kung magluto sila ng mga cake, yung pang maramihan na talaga, yun yung hinahanap nila. Pero yung pakunti-kunti lang, mag-hot cake sila sa bahay. So, ganito lang, 5 pesos each yung benta ko. Ayan, tapos ito din oh, dahon ng laurel, nagre-repack din kami nito, 2 pesos po yung isang pack namin nito. Si Kuya Dave ang ano talaga, masipag mag-repack ng mga dahon ng laurel. Ayan, tapos share ko lang din sa inyo yung aming mamiso na pamintang buo, ayan. Piso isa, si Kuya Dave na rin yung nag-repack, tapos itong paminta powder, ayan, piso na rin yung isa. Wala na kaming dahon ng laurel, magre-repack pa si Kuya Dave mamaya. Ito yung gamit ko na plastic, Texas ang brand, depende na lang din sa inyo kung anong brand ang gamitin ninyo. 1.5 by 10 po ang ginamit ko, kasi yung 1.75 by 10 is napakaliit po ng kanyang ganito buta sa unahan. Depende na lang din sa inyo mga kanegosyo kung ano karami yung ilagay ninyo na pagre-repack. Dati kasi yung benta namin is piso ang isa, pero ngayon ginawa na namin tigpa 5 pesos. So damihan na lang natin kasi nga 5 pesos siya. So lagyan na lang natin ng medyo marami. Ayan. So ayan guys, natapos ko nang mairepack yung yes. Ayan, 5 pesos po yung isa. Tapos baking, 5 pesos. So medyo marami ang baking. Kasi mas mura ito kaysa yes. Ayan na. So, kailangan natin mag-repack sa ating sari-sari store. Dahil sa repacking, malaki yung ating kikitain. Okay, so ayan guys. Natapos na rin yung aking pagre-repack. Kung nakita nyo yung tindahan ni Madam Tisay, ni Rochelle Yambi, and ni RJ, di ba? Wholesaler sila guys. Malaki yung kanilang sari-sari store. Pero nagre-repack pa rin sila. Naalala ko tuloy yung vlog ni Madam Tisay na nagre-repack siya ng kahit ano na lang. Ayan, ganyan talaga guys. Kailangan discarte lang, pangdagdag kita ng ating sari-sari store. Kahit na mabusisi, yan, kailangan nating gawin. Kasi nga, sa repacking, malaki ang ating kikitain. Okay, ito lang siguro muna yung update ko for today, at maraming salamat sa inyong panonood. Maayong hapon sa tanan kay mga pinapudmi ni Kuya Dave, kay pangkapi na namo karon. Ayan, may dala na naman siyang kapi. Kape. Okay, daghang salamat sa tanan. Maraming salamat po. See you next vlogs.
Bye-bye!